Mga atit kuya, marami ang naaalibadbaran sa sweet nails ni na Hello Kitty at ni Ma'am Shi. Pagkatapos po ito ng naganap na interview ni kahapon, wala pa ngang 24 hours, nag-post na pala si Ma'am Shi Kels. Pagkatapos ma-interview ni Tuning Taerna, si Miss Marlica, nakakahawa yung kanyang mga mga name names. Mga name calling, tama ba? So si Tuning Taerna, in-interview si Ma'am Shi Kels at parang naalibadbaran ang marami. Inulan ng batiko si Ma'am Shi Kels. At maraming kasinungalingan na kesyo magkaibigan naman daw. Close na close talaga sila. Hindi daw sila, they never fight, di ba? Sabi ni Ma'am Shi Kels. Sila daw ni Kuting hindi daw nag-aaway. Parang ang daing naalibadbaran sa kasinungalingan ni Ma'am Shi Kels. Inulan ng batikos. Kaya naman itong si Ma'am Shi Kels ay nag-post po sa social media, even si Hello Kitty, na sila ay sweet, sila ay nag-date, sila ay pangmasa. Parang ganun yung gusto nilang iparating, mga ate at kuya. Hold on a sec. So, marami ang naalibadbaran dito at tuloy ang ginawa ng mga DDS, ng mga ilang mga vloggers, no, mga netizen, mga social media personalities, mga influencers ay pinost yung alleged totoong pag-ibig ni Hello Kitty. Kasi nabubwisit na sila sa kapike-pikean. Mamaya natin puntahan itong si Ting 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 Ting, itong allegedly karibal ni Ma'am Shi Kels sa posyo ni Hello Kitty. Dahil ibinulgar na nga kung sino siya. Bakit inilabas ng mga netizens, ng mga influencers, ng mga political vloggers kung sino si Ting 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 Ting? Nag-vlog na nga po ako patungkol sa kanya last year. Kaya mamaya natin siya puntahan. Kasi dahil dito sa mga pautot ng mag-asawa na sila ay sweet, na sila ay nagmamahalan, na totoo ang kanilang pag-ibig. Siyempre, nagbunga naman ng tatlong kalalakihang mga mapupugi naman. Lalo yung pangalawa, crush ko yung pangalawa eh. At one point, naging crush ko pa nga si Charisse, yung panganay, di ba? Si Charisse nga pala na very British ang upbringing. Tigil-tigilan mo nga. Ma'am Shi, masyado mong parang ano ka talaga, elite ka talaga. Sabi mo, you are very New York, tapos yung anak mo, very British ang upbringing. Para bang ang baba ng tingin mo sa iyong kapwa Pilipino? Na ang upbringing ng mga Pinoy ay mas mababa kesa sa upbringing ng mga Briton. I don't think so. Maybe mayaman lang ang mga yan. At dahil mayaman na sila, mga mahihinahon na silang tao, malamig pa sa lugar nila. Dito sa Pilipinas, lalong nakakapagpainit ng dugo ang init ng panahon, ang kahirapan ng buhay. Pero hindi ko ipagpapalit, Ma'am Shi, ang Filipino upbringing ko. Right? Anyway, so much for that. So, kahapon pati mga ate at kuya, after nung, di ba, the other day, nagpa-interview si Ma'am Shi Kels kay Tuning na inulan-ulan siya ng batikos. And then kahapon, nakita si VP Sara at saka si Kuting na sweet naman. Kumbaga, binatikos ng malala ni Ma'am Shi Kels si VP Sara, pero hindi naman, so ang mga bumubula ang bibig ng mga vloggers, ang sabi, ayan na, no? Ayaw na talaga ng mag-asawa ni Kuting at saka ni Ma'am Shi Kels kay VP Sara. Tapos kahapon biglang nakitang magkasama si VP Sara at saka si Hello Kitty, sweet na sweet naman, at ngingiti, maghiyum-hiyum pa si Hello Kitty, nag-smile pa siya habang tumitingin ng palihim kay VP Sara na parang crush niya ang ating pangalawang pangulo. Oh. So hindi naman imbyerna, at least yun ang pinapakita ni Hello Kitty, hindi siya imbyerna sa vice president, hindi katulad ni Ma'am Shi na parang paranoid laang or jealous laang. Jealous ka ba, Ma'am Shi, kay VP Sara? Hindi kayo naano ni VP Sara? Hindi kanya binabatikos? At hindi totoo ngumiti siya habang pinatawag na bangag yung asawa mo? Hindi gagawin ni VP Sara na tatawa sa seryosong bagay? Inaakusahang bangag ang asawa mo? Hindi nakakatawa yun. Hindi nagsiselebrate ang pangalawang pangulo kung bangag man ang asawa mo or binabatikos ng tatay niya, si Kuting. Okay? So, tumawa lang, wala pa nga sinasabi, hindi naman sinabi ni VP Sarang bangag ng asawa mo, ikaw praning. Praning ka ba, Ma'am Shi? Hindi naman siguro, di ba? Anyway, di ba?
Wala pang nanggagaling mismo sa bibig ni VP Sara na masasakit na salita. Ikaw, wala namang video na nakunan si VP Sarang tumatawa habang tinatawag na bangag ang asawa mo. Binatikos mo na ang pangalawang pangulo. Ano ang tawag doon? Insecure. Insecure ka ba? Anyway, so para siguro mapagtakpan yung nakakahiyang interview niya with Tuning Taerna, nag-post si Ma'am Shikels at saka, nag-post muna si Da Junior na sila ay nagde-date mag-asawa. At kumakain sila ng Jollibee. Okay? Isa po kasi sa batikos, pag ginaganon ko daw, walang nawawalan ng audio. Isa kasi sa binabatikos kay Ma'am Shikel sa interview niya with Katunying ay ito nga pong parang naging parang elitista nga, 'di ba? Yung mga tattoo, ganoon, porque may tattoo hinuhusgan na niya. Yun, very very New York siya, very Briton naman yung anak niya. Tapos parang ang arte-arte niya, lumalabas yung pagka-atenista niya, yung mapangmata niya, yung pagiging mata pobre niya or pagiging mapagmataas, pagmataas na laging namimintas, 'di ba? Parang kanta ng Salva Kokang. Oh. Ngayon, gumawa sila ng post na para silang pangmasa ng kanyang jowawawa na kumakain ng Jollibee. Ngayon, i-debunk natin ito mga tatkuya. The recent stop kuno of Prime Minister Luxon of New Zealand to Jollibee. So, di ba parang nag-courtesy call yung Prime Minister ng New Zealand sa palasyo or nakipag-meet kay Hello Kitty or I mean kay Kuting ng Norte rather. Ay pumunta pala sa Jollibee yung Prime Minister na yon, tumikim ng sikat na fast food chain sa Pilipinas na Jollibee. Siyempre pambato natin, parang Philippine pride yan kahit na nakakaalibad-bad rin. Ay! Ano yan? May biglang mga matit ko yan, sinasabot tayo ang aking kinemelatik. Huh? Sandali nga ha. May ano yung mga buisit na kinabuhi? Alam nyo may ano ha? Anyway, sige lang. So, mga atit kuya, may nagko-control sa aking computer. May bug ang aking computer, mga atit kuya. Anyway, so itong mag-asawa, kumain ng Jollibee. Okay? Tumikim ng Jollibee. O, dahil nga daw na-inspire sila doon sa Prime Minister ng New Zealand. O, kainin nga tayo ng Jollibee, nalimutan natin na tangkilikin ang sariling atin. Si Jollibee, yung mascot or yung character na yun, parang naalibadbaran tayo doon kasi bida-bida, di ba? Bida, ang sarap naman talaga sa Jollibee eh. Well, masarap naman ng Jollibee kumpara... Jollibee talaga. Masarap naman ng Jollibee kumpara sa McDonald's. Ang gusto ko sa McDonald's ay masarap yung kanilang french fries. Magaganda yung kanilang laruan. Okay? Pero when it comes to spaghetti, sa hotdog sandwich, gusto ko ang Jollibee. Ganun kasi i-pronounce yan ng aking friend, yung Jollibee. Jollibee. So itong si Hello Kitty at si Ma'am Shi kumakain ng Jollibee, no? Na-inspire sila, ganyan-ganyan. O, ang nutritionist daw ni Kuting hindi masaya dahil na kumakain siya ng junk food, I mean fast food. Na-inspire daw sila mag-asawa, kain sila ng Jollibee. Ang Jollibee, mga ate at kuya, kahit paano pangmasang kainan, okay? At least sa mga elite. You know what, Kuting? Hindi kayo totoong pangmasa. Etos pala ka itong kain-kain nyo sa Jollibee. May kaibigan akong may kaya sa buhay, mga ate at kuya. Okay? Ako ay ordinaryong tao lang kung tutuusin. Teka lang. So, may kaibigan akong mayoman. Itong friend ko na rich, as in upper class, hindi kumakain sa mga fast food chains. Itong friend ko ay millionaire. So, may mga condo, may mga real estate, ganun, travel here, travel there, abroad, no? Pero hindi kumakain sa fast food. Saan siya kumakain? Siyempre sa mga, yung mga Michelin star resto, ganon, sa mga hotels, ganyan. Sa mga bigate na kapag kumain siya, nagbibill siya ng mga 5K and above, ganon.
Hindi to kumakain sa mga... Niyaya ko to one time sa Kenny Rogers. Kung ikukumpara mo naman ang Kenny Rogers, even Max's Restaurant, mas lamang naman yan sa Jollibee. Ayaw niyang kumain. Ay, ayaw kong kumain dyan, ma. Let's eat somewhere else. So, niyaya niya ako sa mga social na kainan. Nakakatikim tuloy ako ngayon ng mga shala-shala na food, no? Yung mga tipong walang kutsara, kundi mga knife and fork at kung ano-ano kubyertos lang meron. Hindi naman ako sanay na walang kutsara, mga atat kuya. Ako nga po ay pauper. Okay, ako ay purita lulu. Itong friend kong millionaire ay hindi naman to sobrang yaman kumpara kina Kuting. Dahil nakatira lang naman to sa probinsya, nga lang at mayaman. Sina Kuting nasa Forbes, okay? Elite talaga. Tapos, presidente pa ng Pilipinas, nakatira na sa palasyo. Tapos, kumakain kayo ng Jollibee. Well, gusto nyong ipalabas na tumitikim kayo ng pagkain sa fast food, no? Kilala naman ang Jollibee. Maraming tumatangkilik sa Jollibee. So, gusto nyo nga iparating na, ay, kumakain kami ng pangmasang pagkain, di kami maselan, asus. Di o manong, pinakain nyo sa palasyo, mga steak at saka mga caviar, eh, di ba? O, mga sosyal na pagkain, mga lapo-lapo at kung ano-ano pa. So, tumikim lang siguro kayo ng fast food, pero wala lang, mapicturan lang. I don't think naubos nyo yan. Baka nga kahit yung isang leg part or thigh part ng manok, hindi nyo na... Well, masarap yung chicken joy ng Jollibee. Oh. So, sweet sila, nagmamahalan sila, magkasama silang tumitikim ng fast food. Pero alam nyo, sa hirap ng buhay, mga ate at kuya, ako dati, ah, nung bata-bata ako, pangarap ko makakain sa Jollibee, lalo na sa McDonald's. Ang unang-una kong nakainan na, at least napapanood ko sa TV na ganyan, di ba si Aga Mulak ang model niyan, eh, ng ano, Chicken Joy, no? Crispy Chicken Joy, kuning-kuning. So, Jollibee ang una kong nakainan. Tapos nung one time, nag-birthday ako, mga ate at kuya, dinala ako ni Mama, memorable sa akin yan, doon ako pinakain ni Mama sa McDo. Magkano lang naman ang bill ni Mama noon sa McDo? I think I was 18 years old, if I'm not mistaken. 18 years old ako nung pinakain ako ni Mama or doon namin sinelebrate ni Mama yung birthday ko sa McDo. Dalawa nga lang kami kumain eh. Pero ano, ang happy-happy ko kasi nakatikim ako ng McDo. Ako yung nakakaramdam pa ng guilt, mga ate at kuya, na bakit naman dito tayo kakain, Mama? Ang mahal eh. Ang bill naman ni Mama nung wala pang 300 pesos. Makakakain ka naman sa McDo noon ng 50-60 pesos per meal, di ba? Wala pang 100 ang isang value bill ng McDo noon. O, nung bata-bata ako. Eh ngayon, ang mahal na, di ba? Like mga 200 pesos, 250. O, pero pangmasa pa rin yan kung tutuusin. So, yung mga kadramahan yan, Hello Kitty, parang pilit yung iparam... Ang mga Pilipino ngayon, bihira na rin kumain sa ganyan, imbis kumain sa Jollibee, sa McDo, or kung anumang fast food, mang inasar, ibibili na lang ng bigas, 70-80, at magluluto na lang ng gulay, or isda, or toyo, or kung anuman. Sinusulit ng mga Pilipino, kaya kahit na pangmasa naman talaga ang Jollibee, ang iba sa hirap ng buhay ngayon, baka hindi rin makatik mga Pilipino dyan. Kayong dalawa ay mag-ulam ng ginamos. No? Mag-steam kayo ng dahon ng, mas healthy pa yun, baka matuwa pa ang nutritionist mo. Mag-steam kayo ng dahon ng kamote, mas masustansya pa, hindi pa magasas. No, pagka-ilit-ilit, ginaya-gaya nyo pa yung prime minister ng New Zealand. Ano makachipan yan? Ayan pa, spending quality time, sabi ni Ma'am Shi, in celebration of their 31st anniversary. So siguro, kumain sila ng Jollibee, tapos ayan, may selfie-selfie pa sila na sweet-sweetan. Mamaya natin ibubuking na meron talaga palang minamahal, allegedly, si Hello Kitty na si Ting 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 Ting. Okay? Sweet-sweeta, naaalibadbaran naman sa sweet-sweeta ninyo ang masang Pilipino. So, naka-gray shirt, mukhang luma, naka-sombrero si Hello Kitty, feeling baguettes, close na close. So, sila ay sweat na sweat. Sabi dito ni Evie Hugalbot, mga ate at kuya. Ay, punyeta, meron talagang umaabala sa live natin. May something talaga, or baka nagluluko ang Facebook.
Siguro, ano, minomonitor tayo, no? Anyway, oh, spending quality jombag time daw, post today, flu call tomorrow. Post ng sweetness, tapos umbagan kinabukan. Lalo mong uumbagin yan si Hello Kitty Moms kapag nalaman mo na mag-uusap ng privado si VP Sara at si Hello Kitty bukas. Oy, galing kay VP Sara yan. Nag-uusap sila ng privado, ha? O, mamaya natin punta si VP Sara. So, yung mga sweetness nyo na yan, nang kayo ay kumakain ng Jollibee, nag-de-date, may 31st anniversary, kung ano yung mga sinabi mo kay Katunying na interview, ma'am, hindi pinaniniwalaan ng taong bayan, kaya lulutang si Ting mamaya. I mean, ati sa vlog natin. Ha? Kasi nga naaalibadbaran na po ang taong bayan. At shinare ni Miss Maharlika kung sino si Ting. At may mga iba pang nag-share kung sino si Ting. At ayan nga po ang patikim kung sino si Ting. Yan daw ang totoong pag-ibig ni Kuting, kaya huwag nyo kaming pinagluloko. Maganda, simpleng babae, mukhang maganda ang pag-uugali, kamukha pa ni Charlene Gonzalez. Ay saan kaya, sino kaya ang mamahalin ni Kuting? Yung lukot at mata pobre? O yung maganda, professional, di ba? At sweet na babae. Pakicomment dyan po sa comment section at mag-like at subscribe po kayo.